Ngayon po, tayo po ngayon ay magkakaroon ng training, all right? And pakinggan niyo po ang ating pong first speaker for tonight, no? Walang iba, siyempre, kundi isa sa napakagaling nating speaker dito, gabi-gabi, si Coach Ferdz Santiago, yan. Magbibigay siya ng mga ilang tips sa atin. Okay. So, paulanan niyo naman ng clap emoji, heart emoji. Yung excited lang ha, na makinig ng training, magpaulan kayo ng clap and heart emoji. Ayan. Thank you, Ross. Ayun, no? Okay. Ayan. So, pakinggan po natin si Coach Ferdz. Take it away, Coach Ferdz. Okay. Sandali, ha? At aking i-play yung aking para makita niyo yung screen. Kita ba yung screen ko? Kita ba? Ha? Kita ba? Yes, Coach Ferdz, kita. Wala bang nakaharang sa screen ko? Iyan, ha? Wala. Oo. Yan. So, my training for today. Wala bang, ano? Na-capture ba yung buong screen? Yan. Yes, Coach Ferdz. Yan. So, my training today is about why people quit. Yan. Natanong nyo ba yan sa sarili nyo? Bakit nag-quit ang iyong... Sino ba? May nag-quit sa team mo, no? Bakit, no? Kasi bakit yung napili kong topic? Bakit? Ay, alam nyo po ba, no? Ang daming nalaglag. When it comes to our... yung ating matrix. Alam nyo ba yon? Ang daming nalaglag. Ang daming hindi nakapag-subscribe. I don't know kung ano yung reason. I don't know why. Diba? Pero I believe pwedeng nalimutan. Pwedeng ano ba? Maraming reason eh, no? Nagka-problema sa card. Personal problem. Pero I believe yung iba, ang reason eh, nag-quit. Tama ba? Bumigay na. Okay? And di natin masisi, nangyayari po yan in any business, nangyayari po yan tulad ng mga pinagdaan ng nating negosyo no, na nasalihan. Alright, and ngayon, pag-usapan natin yan, and para maiwasan, para hindi mangyari no, next time. Okay, as a leader, dapat meron tayong gawin no, bilang leader. Okay, and as a leader, let's talk about self-worth. Yan. Are you consider yourself as a leader? Sige nga. Are you considering yourself as a leader? Tingnan ko nga itong aking chat kung merong nagchat-chat dito. Oh, do you consider yourself as a leader? Leader ka ba? So if you're a leader, no, we are napaka-importante po nung tinatawag na self-worth. Yan. So self-worth is how you look at yourself. How do you define yourself and how you see yourself? Yan, tatlong bagay yan, no? Paano mo tinitingnan yung sarili mo? Paano mo i-define yung sarili mo? And how you see yourself, no? Sabihin natin, 2 years, 3 years, 5 years from now. No, self-worth is all about loving yourself. Mahal mo ba yung sarili mo? Yan, di ba? Sabi nga natin, no? Sabi nga natin, don't ever doubt yourself. Wag kang magdududa sa sarili mo, sa kakayahan mo. Okay, napaka-importante po niyan. Marami hindi nag-grow, marami hindi maka-recruit, marami hindi makapag-join. Bakit? Eh, ikaw mismo may duda ka sa sarili mo eh. Kung ako nire-recruit mo, how will I join you? Diba? Ganun po yan. And we also learn that self-esteem is determined by how closely your self-image today should matches your self-image tomorrow. Kung ano yung kinabukasan mo rito sa LIveGood, sa negosyo na to, eh kung paano mo tingnan yung self-image mo today, ngayon, paano mo tingnan yung sarili mo? Ang tingin mo ba sa sarili mo, talunan? Hindi kaya to? Eh, ganun yung umaga mo, ganun yung bukas mo. Okay? So, napaka-importante po yan, nung self-worth na yan. Okay? So, as a leader, meron po tayong tinatawag na self-aware leader.
Okay? Kung ikaw ay you're considering yourself as a leader, dapat aware ka. You're a self-aware leader. Bakit? Yung sumisira po, yung pumipigil, no? Yung mga reason kung bakit nadidiskaril yung team, no? Yung team mo, kung bakit nagkakagulo, nagkahalo-halo, hindi tumatagal, nag-quit-quit, lack of self-awareness. No, yan po yan. Kaya dapat napaka-importante po yan nung tinatawag nating self-aware leadership, no? Kasi pag ang isang leader, hindi niya nakikita yung sarili niya clearly, hindi niya makita, hindi niya alam kung sino siya, kung ano ginagawa niya, unaware siya kung ano yung strength niya, yung weakness niya. 'Di ba? Lahat tayo may strength and weaknesses. Hindi ka aware, ano ba yung kung saan ka magaling, hindi mo alam. Kung saan ka mahina, hindi mo alam, di ba? So, you're failing to recognize, no, yung mga negative reaction mo sa ibang tao, sa team members mo. No, hindi mo alam, nakakasakit ka na pala, hindi mo alam, nai-ignore mo pala siya, hindi mo alam, may salita ka pa, kapala na hindi maganda. No? So, what happened? You limit your influence. Sabi nga natin, di ba, leadership is an influence. So, nalilimitahan yon, okay? And, nakukulong, no, yung pagiging effective leader mo. No, nangihina ka. Nangihina yung effectivity mo as a leader. Ganun po yan. Now, ang tanong, paano malalaman whether you are a self-aware leader? Paano malalaman? Maaari, di mo alam, di ba? And karamihan, di natin alam. Kasi, lahat ng leader, merong blind spot, may puwing. No, napupuwing, hindi makita. No, minsan nakikita natin yung ibang tao, napupunan natin yung ibang tao, pero yung sarili natin di natin alam. Tama, merong ganyan eh. And mostly ganyan po tayo. Okay? So ngayon, pag-uusapan po natin yung journey mo dito to have a better self-awareness, no? Napaka-importante po kasi niyan. Okay? And sabi nga, if you are an experienced leader, marami dito leader na, pwedeng makatulong sa iyo to para mas ma-fine-tune yung leadership mo. Okay? Kung bago ka namang leader, meaning meron ka nang ngayon ka mo palang naranasang magkatao, ngayon mo palang naranasang humawak ng tao, eh matutulungan ka ngayong gabi na to, no? How to start, no, your leadership journey. Napaka-importante po niyan. Okay? So yung interaction mo sa ibang tao, as a leader, no, dahil may self-awareness ka, mag-i-improve yan, no? Malilesen yung breakdown, no, nung team mo. Okay? So sabi nga, the better you know and manage yourself, the better you will be able to lead and serve your team. Tama ba yan? Di ba? The better you know and manage yourself, the better you will be able to lead and serve your team. Kaya ganun po ka-importante yung self-awareness. Okay? So, ngayon, ito yung pamantayan natin. Look at yourself when people quit. Right now ba may nag-quit na sa team mo? Right now ba merong kang na-invite, nag-join, pero umayaw na, di ba? Tumigil na, huminto na, or gustong umalis sa team mo. Meron bang magaganyan? So pag may mga ganyan, look at yourself when people quit. Okay? Ilan dito, no? Ilan dito na may nakatrabaho ng bad leader? Meron ka na bang experience na ganyan? No, yung leader mo bad leader, hindi magandang leader, hindi maayos na leader. Most of the time, we quit, no? We quit our job, we quit the organization. Bakit? Ang main reason yung bad leader at work, 'di ba? Yan eh. Hindi ka naman dahil umayaw dahil sa ayaw mo ng work mo eh. Most of the time umaayaw ka kasi ayaw mo dun sa leader, ayaw mo dun sa boss mo, ayaw mo dun sa namumuno sa iyo. No? So ganun po 'yan. So when people quit their jobs, the leader, ikaw, kung leader ka, kung may nag-quit sa team mo, you need to look at yourselves. Maybe, no, you are the reason kaya yan umalis. Maybe ayaw na niya sa team mo. Maybe ayaw, may nakita siyang something sa'yo.
na hindi ka aware, di ba? Hindi mo naman intention, pero hindi ka aware. No, yung ginagawa mo pala hindi maganda. Yung ginagawa mo pala nakakasama. Okay? So look at yourself when people quit. Wag siya lang yung titingnan mo. Okay? Now, sabi diyan, the door swings both ways. Alam niyo po, no, in any organizations, in any sabihin na natin in any company, in any networking company, in any business, 'di ba? Merong influx and outflow, no, ng employees, ng members. No, 'di ba? Familiar ba kayo doon sa pintuan na 'yan, 'di ba? Ganun 'yan, balikan. Hindi 'yan one way, eh, 'di ba? Balikan 'yan eh. 'Di ba? Yung pinto na 'yan, ang daming pumapasok, ang dami ring lumalabas. Like our business, ganun po 'yan. In MLM business, in network marketing business, in direct selling business, baka nga ikaw isa sa ganyan, 'di ba? Papasok ka, aalis ka, papasok ka na naman. No, so labas-pasok lang. So in our business, people come in through that door. Bakit? They have the reason, no, to be part of the company. Nung nag-join ka sa LIveGood, bakit ka nag-join, 'di ba? Parang niisip mo, ito na yung chance ko para makabawi. May mga timbawi rito eh. Ito na yung chance ko para mabayaran yung utang ko. Ito na yung chance ko para makauwi sa pamilya ko. 'Di ba? Meron kang mga reasons nung nag-join ka. Lalo na rito sa LIveGood siguro, 'di ba? Pero so kaya ka nag-join kasi yung mga benefits, sabihin na natin, yung maitutulong sa iyo, yung mga pwedeng mangyari o ikabago ng buhay mo, yan yung mga naiisip natin. Or yung iba, they simply needs to earn money. Diba? Meron ba ritong ganun? Ako kaya ako nag-join kasi kailangan kong kumita. Walang-wala ako ngayon. Kailangan kumita. Meron ganyan, kanya-kanya tayong reason. Okay? Pero no? Ang dami ring lumalabas sa isang organization, ang daming umaayaw, ang daming nagki-quit, eh baka ang reason, no, of their getting away is a poor leader. Yan, yung bad leader. O kaya hindi mo as a leader nag-guide yung team mo. As a leader, ni-recruit mo lang, pinabayaan mo na, di ba? So umaayaw. O, nakarinig na ba kayo? Gustong lumipat? Gustong magpalit ng sponsor? Gustong umalis sa team mo? Gustong lumipat ng team? So, mayroong mga ganyan eh. Okay? So, people come and go in every type of organization. But, most of the time, they go fastest, no? Umaalis yan. Mabilis pa sa kidlat. Bakit? Ang main reason, poorly lead volunteer organization. Ibig sabihin, yung namumuno, mahina. Yung namumuno, bad leader, sabihin na natin. Yung namumuno, makasarili. Yung namumuno, hindi maalaga sa team niya. Okay? So, when leaders are bad, they simply leave. As simple as that. Oh, na-experience mo ba yan? Sa company mo before, baka nung employee ka. O ngayon, di ba? Minsan, kaya ka nalang nag-i-stay. Wala ka nang mapasukan. Kaya ka nalang nag-i-stay. Kailangan mo ng pera, pero kung meron kang makikita, ayaw ka na, aalis ka na eh. And most of the reason, yung leader, yung namumuno, yung boss mo. Okay, kaya kung sa isang organization, kung maraming bad leaders dyan, no, marami, yung namumuno, basta-basta lang. Yung namumuno, makasarili, ano mangyayari? Flood of people. No? Yung door na yan, nako, galaw ng galaw, puro palabas. Okay? Lalabas ng lalabas. Bakit? Maghahanap ng iba. Okay? Maghahanap ng iba na pwedeng pagkakitaan. Maghahanap ng ibang team. Maghahanap ng ibang way to earn money. Not because of the company, no? Ayaw niya dun sa company, but ang reason, ayaw niya dun sa namumuno. O, diba? Ganun po ka-importante yan. And I believe, and I hope and believe, dumami tayo ng ganito kasi we as part of your leadership, siguro naman, no, nagtitiwala kayo sa amin, siguro naman, no, naniniwala kayo sa mga sinasabi namin. And sabi nga ni Coach Fer ng kanina, our corporate team, every week na
nakakausap natin. Every week, nasa Zoom, naka-live, di ba? Nakikita natin yung puso nila. Nakikita nila yung mga plano nila. Nakikita na natin kung gano'n sila ka-excited, ka-eager, no, para sa atin. O, di ba? I think that's one of the reason bakit ang organization ng LIveGood padami ng padami, palaki ng palaki. Okay? Question, who people quit? Sino ba yung inaayawan ng tao? Diba? Sino ba yung inaayawan ng tao? So, most of the time tayo as a leader, iniisip natin, ay ayaw na niya, walang pangarap sa buhay, ay ayaw na niya kasi tamad. Akala natin ganun eh, no? Pero iniisip mo, it's nothing to do with you, with us, no? Pero ang the reality, very often we are the reason. Diba? Yung bad leadership, yung bad upline. Minsan yun yung reason o kalimitan. Okay? Sabi sa survey, no, 60% of people leaving companies because of their managers. Yan. Tandaan po natin yan. Hindi dahil ayaw yung trabaho. No? Ayaw dun sa manager niya. Okay? Sinasabi natin, nag-quit ng job, no, ayaw na ng trabaho niya, pero ang realidad, they quit their leaders, not their job. No, nag-quit ang member, nag-quit ang isang empleyado, hindi sa job niya, kundi dun sa manager niya. Okay, so that LIveGood doesn't do anything negative to people na nag-quit dito. Okay? Yung mga nag-quit dito, most of the time, no, yung leader ang reason yan. Okay? Yan. So, sabi nga, kung sira ulo ng boss mo, antayin mo lang, lalabas din yung totoong ugali niyan, malalaman mo rin. Di ba? Nung una, excited ka kasi parang ang bait, ang sipag, pero nung naka-join ka na, pinabayaan ka na, di ba? Lumalabas yung totoong ugali kung talagang sira ulo niya, no? So, what kind of leaders do employee people quit? Oh, ano ba? Ano ba yung mga leaders, trait ng isang leader? Bakit nag-quit? O, sabihin na natin, sa negosyo natin, no? Sa membership na who devalue them. Yan. Kaya ingat-ingat kayo as a leader, no? Are you valuing your team, your people? Di ba? Binavalue mo ba yung membership nyo? Oh. Alam nyo, merong isang lolo at lola, no? Kinasal. Golden wedding anniversary nila. Tapos in-interview yung, ano, yung asawang lalaki. Sabi niya, sabi nung nag-i-interview, what is your recipe for a long, happy marriage? Oh, di ba? Ano raw yung recipe nyo? Lolo. Yan. Alam niyo yung sinabi ng lolo? Ha? Ang sikreto ng lolo, yung relo niya. Yung relo niya. Yun ang secret ni lolo. Ano yung meron dun sa relo? Regalo yon nung tatay nung pinakasalan niya. Di ba? Regalo ng tatay ng pinakasalan niya. At yun yung sikreto kung bakit sila kinakasal ngayon ng golden wedding anniversary. Oh, alam niyo yung secret? Yung relo nung naniregalo dun sa lalaki, merong nakalagay. Say something nice. Sabihin mo na yung pangalan ng asawa, Maria. Say something nice to Maria. So, tuwing suot niya yung relo, lagi niyang nababasa yun, no? Say something nice to Maria. Para, di ba? Alam niyo po, no? All of us, lahat po tayo, ako, kasama na ako dyan, no? We like to hear good things, no? About us, no? Yung said about us, yung sinasabi about us. We all want to be appreciated. Kaya nga tayo, may recognition. We appreciate you. Bronze, silver, we appreciate you. Diba? Ganun po yan. We all like to hear something good about us. Ganun yan. Tama ba? Ikaw ba ganun? Gusto mo may sinasabing maganda sa'yo? Oh. As a leader, dapat ginagawa mo yan sa team mo. As a leader, ginagawa mo yan sa member mo. Okay?
So, however, many people don't receive positive feedback or appreciation from their leaders. Yun ang nangyayari. Instead of hearing positive appreciation, diba? Negative pa nga yung nare-receive. Puro reklamo. Yung opposite. No? Yun nga, sinasabi natin, devalued yung members mo. Devalued yung team mo. Okay? So, when leaders devalue people on their team, laging ganon, reklamo ng reklamo, minamaliit yung team niya, what will happen? Diba? Pag ginagawa mo yan, you begin to manipulating your team. Hindi na family ang tingin mo dyan, no? You're manipulating your team. Ganun na yan. Kaya be aware, baka mamaya ganyan ka na. Okay? It is not appropriate to do as a leader. Okay? Kung consider mo as a leader ka, pero I believe, no, kung ikaw may recruit, kung ikaw may dalawang recruit, you're already a leader. Kasi i-influensahan mo yan, yung dalawa na yan, eh. Okay? So, ano solution? Look for people's value and express your appreciation for them. Diba? Halimbawa, masipag mag-invite yung member mo na na-recruit. Appreciate them. Uy, galing-galing mo naman mag-invite. Uy, galing mo ah. Mabilis kang mapopromote dito. Ang sipag-sipag mo. Okay? So, dapat ganun. Appreciate them. Okay? Pero, sa iba, ano nangyayari? More often, ano nangyayari? Leaders are good at finding value in a deal, not to the people on their team. Ang nakikita lang nating value pag naka-recruit siya. Pag may pay-in, 'di ba? Minsan ganoon eh. 'Di ba? Nakikita lang natin yung value kapag may invite. Hindi lang ganoon dapat. Okay, so find the value in the people who work with you and praise them for their contribution. Okay, hanapin mo dapat yan. Find something to appreciate your team, your people, your downline. Share it with them, no? And they will appreciate working with you. Okay, so ipamalita mo, no? Itong team ko na to, ang galing nito. Itong bago kong direct, napakasipag nito. Ganun. Okay, value your people, not devalue. Okay? Yan yung isa sa reason bakit nag-quit, no, yung member niyo sa team. Okay? Another thing, people quit leaders who are untrustworthy. 'Di ba? Untrustworthy. Yeah, maski ako mag-quit ako pag ganyan. In every major survey on practices of effective leaders, trust in the leader is essential if other people are going to follow that person over time. Di ba? Napaka-importante po, no, ng trust na sinasabi. Bakit? Lalo na kung over time ang pagsasamahan nyo. Sa LIveGood, matagal po tayo magkakasama-sama rito. Hindi lang tayo 1 year, 2 years. Di ba? Yung previous company ni Ben, 9 years yan eh. Mas maganda to. O baka times 2, times 3 yan. Baka 20 to 30 years tayo rito magkakasama. So, trust in your leadership. Napaka-importante po niyan. So, people must experience the leader as believable. O, dapat kapani-paniwala. Credible. Ayan, credible ba yan sa mga sinasabi niya? Okay, trustworthy. Hindi untrustworthy. So, one of the best way trust is developed, whether in the leader or any other person, is through, paano? Consistency in behavior. Hindi yung paiba-iba. Hindi yung, di ba? Dapat consistent ka. And trust is also established when words and deeds are congruent. No? Yung sinasabi mo, ginagawa mo. Di ba? You walk the talk. Hindi yung iba sinasabi mo, pero iba yung ginagawa mo. Hindi ganun. Hindi, mali yun. Hindi ka consistent. Okay? Nakapagtrabaho ka na ba sa taong ganyan? Na hindi mo maibigay, hindi mo makita yung trust? Di ba? Nakapagtrabaho ka na ba sa ganyan? May nakatrabaho ka na bang ganyan? Di ba? Ang hirap. Sabi nga, terrible experience, sabi nga natin.
Okay? Now, there are 5 ways leaders lost the trust of their people. No, merong 5 ways bakit nawawala yung trust, no, ng mga tao sa kanilang leader. Oh, ano-ano ba 'yan? Oh, 'yan. Acting inconsistency in what they say and do. No, sasabihin ganito, bukas iba na sinasabi. Sa makalawa, iba na naman, di mo maintindihan, di ba? Tapos, seeking personal gain above shared gain. Laging naririnig mo yung siya. Yung aangat niya, hindi nung tao niya. Oh, laging doon nakapokus sa kanya. Withholding information, hindi maibigay-bigay yung kung ano ba talaga, no? Kung ano ba yung tama. 'Di ba? Lying or telling half truths. Oh, nararamdaman po 'yan. Kahit itago-tago mo 'yan, makikita 'yan at mararamdaman ng team mo, ng tao mo. Being close-minded, no? May sineshare yung tao, may sineshare yung team mo. Ay, hindi, mali yan. Hindi ka open for suggestion. Ikaw lang yung tama. Oh, mali yan. Okay? So, when leaders break trust with their people, it is like breaking of a mirror. Oh, alam nyo na ba paano nababasag yung mirror? Ganun katindi yung trust na sinasabi. Parang binasag na salamin. Oh, bakit? The greater the damage done, the more distorted the image. Diba? Pag basag na basag yung salamin, what happened? Wala, durog yan. Yung image na makikita mo yan, mas distorted. So what will happen? Mahirap nang buuin, no? No? Dahil yung damage done, eh. Diba? Same with that, relationship, no? As a leader and your team. So kung yung trust na broken talaga, nako, mahirap ibalik 'yan. Napakahirap po niyan. Kaya no, integrity is very important. Tandaan po natin. All right? So kung merong 5 ways to lose the trust, meron namang 5 ways to build yung trust mo, no? Yung trust ng tao mo sa iyo. Okay? So ano 'yan? Number 1, maintain integrity. No, dapat ang sa LIveGood ba, integrity is very important, no? Yung system natin, napaka integrity, no? May antindi ng integrity ng system natin. Yung corporate team natin, kung ano yung sinabi nila, talagang nangyayari. Nakikita natin. Okay? Openly communicate their vision and values. Dami na nating narinig, di ba, sa corporate? Even us, no? Our vision for you sa team ng Dreammakers Worldwide. Meron tayo rito, no? Ino-communicate natin 'yan every night, every day. Show respect for fellow employees as equal partners. So kami dito, no? We're not treating ourselves as your boss, as your 'di ba? Hindi ganoon. Pare-parehas lang po tayo. No? Ayoko nga ring patawag ng upline, eh. Walang ganoon, para same lang po tayo rito. Okay? Focus on shared goals more than their personal agenda, di ba? Iisa lang po yung goal natin dito. Ano yan? Mag-diamond tayo lahat. Umangat tayo lahat. Kumita tayo lahat. No? Hindi lang yung personal agenda mo as a leader. Ikaw lang ng ikaw, hindi ganun. No? And last, sabi dyan, do the right things regardless of personal risk. Do the right thing. Do the right thing. Do the right thing. No, kahit ikakaano mo pa yan, ikakapahamok mo pa yan, still do the right thing. God knows, no, kung ano yung ginagawa mo. Okay? So building and maintaining trust as a leader is a matter of integrity and communication. Ganun po yan. Kung ayaw mo yung tao mo mag-quit, no, mag-quit sa'yo as a leader, kailangan ano ka, consistent, open, and truthful with them. No, ganun po yan. Okay? So, another one. Yan, nako. People quit leaders who are incompetent. Yo, nako. Kaya nga sabi namin, no, pag-aralan niyo po yung negosyo natin.
No, leaders need to inspire confidence. Okay, hindi ginagawa nila 'yan hindi lang with charisma, not with charisma but with competence. Nararamdaman po 'yan ng kausap mo. Kung confident ka sa sinasabi mo, kung confident ka sa negosyo mo. Okay? So pag hindi naramdaman 'yan, naku, hindi magjo-join 'yan. Okay? So when leaders are incompetent, they become a distraction to the team. Tama ba? Meron ba kayong mga leader na ganyan? Nagiging distraction eh. Imbis na nakakatulong para lumaki yung team, distraction pa siya eh. Nakakasira pa eh. Diba? Swerte na lang kung talagang matino na yung team member, maunawain, kayang i-handle. Paano kung hindi? Ayawa na yan, kagulo na yan. Okay? So an incompetent leader will not lead competent people for long. Hindi pwede yun, hindi magtutugma yan. Incompetent ka. Yung team mo, competent. Hanggang simula ka lang, hindi tatagal yan. Bakit? Ang tao, naturally, they follow leaders stronger than themselves. Yan ang hinahanap ng tao. Normal yan. Nung unang panahon pa, ganyan. Kaya nga naghahanap ng hari, di ba? Naghahanap sila ng ipapalo, naghahanap sila ng susundan. Ganun po ang tao. Natural yan. Okay? Hindi pwedeng yung leadership mo, yung leadership ability mo, yung leadership ability ng team mo, 7, tapos ikaw, 4 lang. Hindi pwedeng mangyayari yun. No? Hindi pwedeng mangyayari yun. Ang mangyayari dyan, what will happen? They will quit. They will quit and maghahanap ng iba. Maghahanap ng iba po yan. Somewhere else, no? Maghahanap po yan. Yan ang mga reason kung bakit nag-quit. Okay? And last, people quit leaders who are insecure. Kung ang isang leader, they value yung people, meron ding integrity, nagdi-display ng competence, pero, di ba? Insecure. Merong binabalyo nga yung tao, meron ang integrity, competent din naman, kaya lang insecure eh. Alam nyo ba yung insecure? No? Importante din po yan. Even yung leaders, yung binanggit natin na unang tatlo, nasa kanya yan. But still, insecure yan, nagkikwit pa rin yung mga tao. Okay? So dapat, bawasan mo yung insecurity mo sa buhay. Okay? Dapat aware ka dyan. Maka hindi mo alam yung pinoproject mo sa team mo, insecurity. Oh, paano ba nakikita yan? Oh, minsan, ano yan eh? Madaling makita yan eh. No? Nahahalata yan eh. Ano ba? Ano mga sample niyan? Oh, their desire for power. No? Gusto laging bida. Their desire for position. Gusto laging una. Recognition. No, nalimutan lang i-recognize. Galit na galit na. Pag ganyan yung leader mo, nakikitaan mo ng ganon, naku po, insecure yan. Okay? Laging may suspicion. Distrust. Ano pa? Jealousy. Alam mo yung jealousy? Diba? Tampo agad. No? Konting bagay, nagtampo. Natatakot. So, yan yung mga sign no, na may insecurity yung isang leader. Kung ikaw yan, dapat aware ka dyan para maiwasan mo. Okay? So, yung mga exceptional leaders, yung talagang totoong leaders, baligtad eh. They develop other leaders. No? They work themselves out of the job. Kabaligtaran, di ba? No, kami, gusto namin, wala na kami rito, kayo na gumagawa, parang ganun, di ba? No? Merong mas magaling sa'yo dapat. Ganun ang exceptional leaders. Pero yung mga insecure leaders, ano ginagawa? No? Dapat indispensable siya. Walang pwedeng tumapat, di ba? Ganyan yung karamihan eh. No? They don't want to train their people. Ayaw itrain yung tao. Oh.
They don't want to train to reach their potential. Bakit? Ayaw nilang maunahan, no? Ayaw nilang ayaw nila na mas successful yung tao niya kaysa sa kanila. No? Pag yung tao nila umaangat, parang threat, no? Ang nakikita nila, nate-threat. Ko na unahan pa akong mag-diamond na. Uy, nao. Gold pa lang ako, ha? Pa-platinum na 'to, ha. Nate-threat. Dapat hindi ka ganoon, especially in LIveGood, dapat mas matuwa ka. Okay? Kasi ang tao, they want to work for leaders who fired them up. Diba? Yan ang gusto ng tao. Binubus sila lagi. No, iniinitan. No? They fire them up. Hindi yung they, yung ginagawa ng iba, they put out their fire. No? Pinalalamig instead na painitin. Diba? Gusto ng tao, ano, painit. No? Ganun po tayo dito. Gusto ng tao, yung leaders who always lift them up, di ba? Tinataas lagi, positive laging naririnig. And tinutulungan silang lumipad, no? Tinutulungan silang umangat, tinutulungan silang mag-diamond. Hindi yung tinatalian. Pababa, hanggang dito ka lang, di ka makakalipad, tatali kita rito. Okay? Hindi po dapat ganun. So, yan yung mga, ano, babantayan natin. Be aware. Alright? So, again, the self-aware leader, yan po ang ating topic for today. Sabi nga, as you increase your self-awareness and you gain experience as a leader, mas mauunawaan mo, no, yung sarili mo. Mas mauunawaan mo yung nangyayari sa buong team mo. No? Tandaan po natin, leadership is not all about you. It's all about the team and helping them accomplish their mission. Okay, leadership is not about you. It's all about your team. Good leaders are facilitators of success. Dapat ganun ka. Okay? And yung self-aware leader, hindi ka nagpe-pretend, no, na alam mo lahat. Perfect ka, hindi ka nagkakamali. Hindi ganun. Na lahat, may sagot ka, hindi. Mayroon ka rin weaknesses. Dapat alam mo yun. Okay? And whatever strength na meron ka, you help, no? You ask for help to your team, no? Para mas lumakas yan. Okay? Ganun po dapat tayo. And together, you as a leader and with your team, together you move forward. Magkasama kayo sa iisang goal, sa iisang mitiin, sa iisang layunin, no? Especially dito sa negosyo po natin. Okay? So, I'm done. Thank you so much for being with me with this short training. Sabi nga, no? Sabi nga ni John C. Maxwell, a leader is one who knows the way, goes the way, and shows the way. So, thank you so much for listening. I'm Coach Ferdz, your LIveGood Diamond. God bless everyone. And God bless po sa inyong lahat.